Pauwi na po kami bukas na kampanya. Ikaw sa ato po ako, mga kapatid, pwede po bigyan niyo ako ng 30 minutes. Pwede po ba? Ayaw ko rin po, mga kapatid, masayang ang aming papunta dito. Kulang ang ating angkat na araw. Ito pong init na nararanasan natin, hindi pa po ito. At magpasalamat po tayo sa Panginoon, ang negatibo kong nararanasan po natin ay gumagawa sa atin ng pagkadaga at pagbilis. Kung wala pong ganito, mga kapatid, kung tayo ay naka-aircon, kung malamig, madedevelop pa po ba sa atin ang pagbilis? Kaya kung wala po ang negatibong mararanasan, mga kapatid, hindi natin po maidevelop ang ating kaluluwa sa pagtitiis at kadyagaan. Sabi sa salita ng Diyos, sa ating pagtitiis ay may pagwawagin natin ang ating titiis at kaluluwa. Ayaw natin yung kaluluwa natin ay nainitan ng walang hanggan sa kapilan. Madali lang po ito, mga kapatid. Naalala ko po, mga kapatid, doon sa World Street, yung Troy. Ang Troy ay isang bayan po, mga kapatid, na 45. Sa ibang salita, napakataas po ng kanyang bakod. Lumusok ang lahat po ng sundalo at hari ng mga Grego sa kanya. Lahat po ng hari ay sinapoy ng sabwatan para lusugin po ang Troy. Siguro mayroon po nakapanood dito sa movie. Guys, pala po ako nang nabasa ko po ito. At yun ang nakikita kong sinabi po natin. Nilusok po siya ng lahat ng sundalo, hari ng mga Grego. Ilang mga panahon, mga kapatid, na andun sila sa dalawang pasigan at sinisika po nilang pasukin ang Troy. At meron po silang hero ang pangalan ay Achilles. Itong Achilles na ito, mga kapatid, ay pumapatay ng mga higante. Itong Achilles na ito ay hero nila, bayangin nila. And yet, mga kapatid, kahit ang dami nila sundalo, kahit kakaisa sila, mga kapatid, ano, ilang mga panahon na sila po ay naandun, hindi nila mapasok ang Troy. Dahil ang Troy, mga kapatid, ay naka-fortified siya. Ang taas ng kanyang bakod, ang liit lang po ng kanyang mga sundalo. Hindi sila makalapit, lahat ang lumalapit na mamatay. Mga kapatid, ano, hanggang sila po ay nakakita ng pagkakataon. Sila ay nakakita ng pagkakataon. Ito po kasi mga kapatid na istorya nito ay hindi lang ito sa pelikula. Ito'y totoong nangyari. Totoo itong nangyari. Hindi nila alam mga kapatid kung paano po nila papasunin ang Troy. Hanggang isang araw mga kapatid nakaibento sila ng paraan. Gumawa sila ng kabayo. At yung kabayo yun, mga kapatid, ang mga Grego kasi naniniwala na isa yung sagad nila. Nang makita po ito ng mga taga-Troy, pinasok po nila sa kanila kung 45 city. Hindi po nila alam, mga kapatid, ano yung pala ay may mga sundalo sa loob nun. Sila po'y nagkasaya. Ang saya-saya po nila, mga kapatid. Dahil hindi nga po sila mapasok. And then, ito na isang araw, nagkakasaya sila, mga kapatid. Lahat ay hindi aware. Lahat ay hindi handa. Nung sila po ay nalasing na, mga kapatid, at nagsasaya po sila, biglang lumabas ang mga sundalo at pinatay po sila ng lahat. Pinatay sila ng lahat. Isa pa, sa panahon po, mga kapatid, ng Second World War, ang Pearl Harbor ng Amerika ay hindi po basta-basta kaya po talunin ng mga sundalo. Dahil ang mga sundalo ng Amerika ay sila po, mga kapatid, ang pinakamalakas na kasangkapan at sandata sa buong mundo. Isang araw, mga kapatid, biglang lumusok ang mga Hapon. Binomba ang kanilang mga barko. Binomba ang kanilang mga eroplano. Pinatay ang lahat ng kanilang sundalo. Walang maligas. Ano ang dahilan? Hindi sila. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Handa na po ba tayo? Nakikita ko itong init na ito, hindi pa natin kaya. Hindi pa natin kaya mapagtagumpayan yung pwede natin maranasan sa mga darating na panahon. Kasi hindi tayo handa. Amen. At salamat po sa Panginoon. Nagsabi po ako kay Brother Alex kung nalaman po na ito po ay nagpapabaktil po kayo para tumaas. Sabi ko kay Brother Alex, Brad, mainit pa rin po yan.
At salamat, mainit pa rin dahil tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na ma-develop ang ating pagtitiis. Basahin natin ang salita po ng Diyos. Sa aklat po ng Roma sa chapter 7-11. Ilang talata lang po ito, mga kapatid. At salamat po sa inyo, uuwi po kami bukas. Ayaw po, mga kapatid, na uuwi kami. Sayang lang po yung aming pinunta dito. Basahin po natin ang Roma. Sa chapter 7, verse 11. Kasalita ng Panginoon na ganito po yung ating mababasa sa aklat ng Romans chapter 11, chapter 7 rather, verse 11. Lumatan tayo kapsat, nagbasahin tayo ito sa sawi niya po. Romans 7, verse 11. Sabi niya, sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon, pagkakataon lang, our enemies are looking for good opportunity to kill us. Ang ating mga kaaway, lalo po yung ating mita, humahanap lang siya ng chance at pagkakataon para patayin tayo. Amen. Ang sabi niya sa kanya pong salita, ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Isang pagkakataon lang pwede po tayo mamatay. Dadala ko po, mga kapatid, ano, yung mga nakalaban ni sino ba itong Tyson. Kahit kung ang lalaki ng kanyang kalaban, mga kapatid, napapatumbal yan in one round. Pero yung mga boxer na yun, mga kapatid, napakayayapag, napakalalaki. Isang tama lang, mga kapatid, na hindi po na nakabangon. Isang pagkakataon lang sa atin, mga kapatid. Kaya ang sabi ng salita po ng Panginoon, basahin natin, na salita ng Diyos, sapagkat ang kasalanan na makasumpong ng pagkakataon. Kaya yung mga tao, mga kapatid, na hindi aware, maging ako, kasama ko, isa tayo, mga kapatid, na hinahanapan ni Satanas ng ating mga kaaway ng pagkakataon. Halimbawa, ganito, pag-aalas 12 na, 45 ba tayo? Hindi tayo magre-reklamo, naiinitan tayo, nag-overtime na tayo, hindi pa tayo nagre-reklamo, hindi tayo 45. Sa ibang salita, mga kapatid, hindi ko yung coffee, hindi talaga tayo secure. Kaya ang sabi na salita ng Diyos, pagkakataon lang. Ano ang sabi na salita ng Panginoon, ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon. Ano ang gagawin ng mga kaaway ng ating kaluluwa? Alam po natin ang mga kaaway ng ating kaluluwa, napakalakas siya yung nasa loob natin. Mahina, mga kapatid, yung nasa labas. Ang pinakamalakas ay yung nasa loob natin. Narinig natin, yung tayo, yung gusto natin. Yan ang pinakamalakas. Sabi ng salita ng Diyos sa kanyang salita, sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng sinabi ko, mga kapatid, tayo ay ini-inspire ng kaaway, kagaya ng preaching kanina. Pag ang kaaway mo ay hindi mo kaya, pag-aaralan ka niya. Amen? Pag-aaralan ka niya at pagpapraluhan ka niya. May dalo si Satanas, mga kapatid, sa akin lahat. Pinag-aaralan niya tayo. Kung paano pinag-aaralan natin siya, humahanap lang siya ng chance at kapakataon sa bawat isa kung sa akin. Ang kanyang gagawin ito, mga kapatid, ang kanyang gagawin ito, pag nakakita siya ng pagkakataon, hindi ka muna papatayin. Hindi muna tayo papatayin. Dahil ang 45 city ay hindi mo kaya din patayin na magpapakamatay ka. Ang gagawin sa atin ay ito, mga kapatid, sabi niya, at dinaya ako. Pakitas na po dito na hindi nadadaya. Pakitas ko. Mayroon ba sa atin dito na hindi nadadaya? Sa ibang salita, pag tayo nadaya, nakakita ng pagkakataon sa Satanas. At ang pinakamalakas magdaya sa atin, hindi si Satanas, yung sarili natin. Narinig natin ang salita ng Diyos, nalalaman natin ang salita ng Diyos, hindi natin sinusunod, dinadaya natin ang ating mga sarili. Sa chapter 1, verse 22. Pag si Satanas sa kapita, ang aaway ng ating kaluluwa, ang pita ng ating laman, ang salibutan, makasumpong lang siya ng isang pagkakataon sa atin. One time lang.
hindi na dalawa. Walo tayong dalawa. Ang sabi sa salita ng Diyos, mga kapatid, sabi niya sa kanyang salita, ay dinaya ako. Kaya, mga kapatid, dapat ay aware tayo. Dapat aware tayo. Kasi alam niya sa kanas kung kaya siya aatake sa atin. Alam na alam po niya, mga kapatid. Pinag-aralan niya tayo. Hindi po natin alam ang kahinaan ni Satanas. Pero si Satanas alam niya ang kahinaan natin. Amen? Alam po ba natin ang kahinaan ni Satanas? Alam po ba natin? Hindi natin alam. Pero si Satanas alam niya ang kahinaan natin. Binabantayan tayo, mga kapatid. Lahat tayo. At pagdakakita siya ng Diyos at pagkakataon, dadayani niya tayo. Ano po? Kaya wala sa ating dito, hindi na dadaya. Wala. At pag tayo ay nadaya, ano ang kasunod? Papatayin ka niya. Ano po? Napakaliwanag, sabi niya, ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako. Hindi ka lang basta dadayain. Pag nadaya ka niya, papatayin ka niya. Sa ating subject, paano mananatili buhay ng kanya? Tama po lahat ang napakinggan natin. Pero kung tayo po, mga kapatid, ay hindi aware sa ganito, lahat tayo mamamatay. Nasabihan po natin din yan, mga kapatid, wala pong natira, banal lang Diyos. Wala pong natira, banal lang naman tayo. Manguhin na ba tayo? Private sa po ba tayo? Obo, sen, hayos. Kaya sa salita ng Diyos, lahat tayo hinahanapan tayo ng kaaway natin na itong batayo. Kaya ang assassin, mga kapatid, hindi mo makikilala yan. Bakit? Ano, hindi pa sa umaatake yan, hindi ka pa sa mapapatayin yan pag aaralan ka muna yan. Lalo kung tayo Kristiyanong leader, kung tayo Kristiyanong worker, kung tayo ay isang Kristiyanong totoo, pag aaralan niya tayo. Hahanap siya sa atin ng tiyansa at pagkakataon. Ano po? Pag nakahanap siya ng tiyansa at pagkakataon, mga kapatid, ano, dadayain niya tayo. At pagkatapos siya madaya tayo, mga kapatid, ano, sabi niya, papatayin na tayo. Yan. Napakalinaw. Kailan tayo atakin? Basahin natin ang salita ng Diyos. Hindi po ito mahaba. Nagpapasalamat po ako sa mga kapatid natin na nakikinig, nagsisika. Ang bawat isa rin po sa amin, sa mga kasamahan ko po, yung mga newcomers lang po dito, hindi po nila expected na nakapatid ganito kalayo ang travel. Ang sabi ko sa kanila, yan ang laging ginagawa ng taga-Bagayan. Pag umupunti na sila sa atin, pag umupunta sila sa misyon. At hindi pa ito. Kailan na tayo aatakihin? Kailan na tayo aatakihin? Pag nakakita siya ng pagkakataon, dadayain tayo at papatayin tayo. Kailan na ito gagawin? Alam ko ba natin? Alam ko ba natin? Di natin alam. Kaya ang dami po na mamatay. E sinasabi ko po, mga kapatid, ang Pearl Harbor sa panahon ng Second World War. Ang Pearl Harbor, mga kapatid, ito po yung timpakan ng pagdigmang ng mga barko, mga sundalo, mga eroplano. Pero napasabi po sila ng ilang aircraft po ng hapon. Okay, hindi sila aware. So, sa Satanas po ay may intelligence. O sabi na, na po naiintindihan po natin. Luke sa chapter 11. Nasalita po ng Panginoon, ito yung pagkakataon ni Satanas. Ito yung pagkakataon ni Satanas. Salamat po sa Panginoon. Pag nakita niya ito sa atin, mga kapatid, ang pagkakataon ito, hindi na natin alam kung kaya tayo atakihin eh. Pero alam ni Satanas. At ang sabi niya sa kanyang salita, Luke 11:21, sabi niya, pagka ang lalaking malakas na nasasandatahang lubos ay nagpapantay ng kanyang sariling looban, ang kanyang pag-aari ay wala sa panganib. Naka-fortified yan. Sa ibang salita, safe and sound, secure ang kanyang buhay. Pag ang tao malakas. Pakitas niya po ng malakas dito. Pakitas po. Meron po bang malakas dito? Wala po.
pag nakita ni Satanas yan, mahina tayo. Ano gagawin ni Satanas? Dadayain tayo. Kaya mga kapatid, lahat halos ata ng pagkakataon ay nakay Satanas. Kaya pag nakikita niya tayo, mga kapatid, na tayo ay mahina. Meron po tayong mga inyak ng ating pagkataon na mahina tayo. May mga tao mahina sa damdamin. Makarinig lang ng salita kahit hindi po sila ang pinatatamaan, pinatutungkulan, sasabihin niya, ay ako yung pinatatamaan ako. May mga ganyan. Nahina po ang damdamin. Ano po? May mga tao naman, nahina ang espan. May mga tao mahina sa pisikan. Kaya sa salita ng Diyos, pag tayo po ay nasumpungan ni Satanas, na tayo ay ganyan, dadayakin niya tayo. Kaya yung taong mahina sa damdamin, mga kapatid, front tayo sa pagkakaya ni Satanas. Front tayo, mga kapatid, sa pagpatay ni Satanas. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, pagka ang lalaki ay malakas na sasandatahang lubos, lakas na ba tayo? Lakas na ba tayo kung sumigaw? Kaya hindi tayo malakas. Kaya ang pagkakataon din ay Satanas. Sabi niya, nasasandatahang lubos. May sandato tayo, oo, salita ng Diyos. Pero lahat ba ng argo na brad na sa atin na? Wala pa. May pagkakataon din si Satanas. Pangatlo, lahat ba ng panahon na pabantay tayo, alalir na tayo. Nagpapabayang na tayo. Amen. Kaya ang lahat ng tiyasang niyang pagkakataon na kay Satanas siya. Sa ibang salita, sa online sabong, ito ako nang lumulod doon na napapakinggan ko lang doon sa may aming pag may nagsasabong. Lugis, lugis. Yamado. Sa ibang salita, yamado, tarong-tarong tayo. Amen. Wala tayong panalo kay Satanas. Lalo kung tayo ay mahina, kung tayo ay hindi nagkatagay na sandata ng Panginoon, plus nagpapabaya tayo. Kung tayo nagpapabaya, yung malakas na, mga kapatid, masumpungan lang ni Satanas, mga kapatid, na hindi po nagbabantay at hindi nasasandatahan ng lubos, inaatake ni Satanas lalo tayo, si David ay isang napakalakas na Kristiyano. And yet, bumagsak siya. Sino ba sa atin ang katulad ni David ito? Dahil tayo, mga kapatid, papatay ni Satanas, paano makakapanatiin buhay ang kalwa? Kaya, mga kapatid, ano po naiintindihan po natin ito? Para wala po ipakita natin oras. Sabi niya sa salita ng Diyos, kailangan po natin magpakalakas. Number one, kailangan natin ang kalakasan, hindi yung kalakasan ng ating sarili, hindi kalakasan ng pera. Dahil ang lakas ng pera ay may limitasyon. Money cannot buy everything. Hindi tayong bumili ng salapi. Ang tao mayroong limitasyon. Tamay narinig natin ang Panginoon yung siya po yung foundation, siya po yung fountain, siya po yung source. Kapalong natin kanina. Siya po yung balon na hindi po mga kapatid na uubusan. Magpakalakas tayo sa Panginoon. Basahin na lang natin ito. Mabilis mo, Ephesians, kailangan natin gawin ito. Lahat pare-pare tayo. Kasi kung nakikita ni Satanas na mga kapatid ang ganito sa atin, hindi tayo malakas. Tapos wala tayo sa data. Wala na tayo sa data. Tulog-tulog pa tayo. Hindi tayo nagpapalutay. Kung ano-ano ang ginagawa natin, mga kapatid, sigurado patay tayo. Kaya sa salita ng Diyos, sabi po dito sa kanyang salita, Ephesians, sa chapter 6, mga kapatid, ang sabi dyan, ang paraan natin na panglaban kay Satanas para po tayo ay makapanatiling buhay. Yung mga sundalong matatapang, mga kapatid, na surprise sila, surprise attack eh. Ano pong nagawa ng mga sundata nila? Wala. Dahil hindi po sila nagsasandat ang lubos. Hindi sila nagbabantay. Kaya ang sabi sa salita ng Diyos, bawat isa rin po sa atin, mga kapatid, ang kailangan natin pare-pareho ay magpalakas. Wala po kayong maaasahang lakas sa tao. Siguro, pero kaunti. Pero sino ang magsusuntay sa atin sa panahon ng kahirapan yan? Ang Panginoon lang. Ang mga tao na mamatay. Ang tao kahit may kalakasan yan, may makikita ka pa rin kahinaan yan. Kaya hindi dapat tao ang magbibigay sa atin ng lakas. Kaya nga sabi ng salita po ng Panginoon dito sa kanyang salita, Ephesians chapter 6, sa salita ng Panginoon, ganito yung ating mababasa.
kasalitan ng Panginoon sa aklat po ng Ephesians chapter 6, sa salita ng Panginoon, sa katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Si Satanas ang nakakaaya ng kay Satanas ay ang Diyos. Amen. Pati ang mga taong nagpapakalakas at gumagamit ng kalakasang nagulat mo sa Panginoon. Narinig natin kanina, Isaiah sa chapter 40, verse 28 up to 31, siya'y nagbibigay ng saganang kalakasan sa Manila. Malibang i-admit mo na kay Manila, hindi ka para nakasin mo niya. Then ang taong nag-a-admit siya na siya'y malakas, hindi niya kailangan ng kalakasan ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, when I am weak, then I am strong. Ang tanging kalakasan, mga kapatid na sapat, ay ang kalakasan na bumulang po sa Panginoon. When I am weak, then I am strong. Kung sinasabi, mga kapatid, na si Paul ay nalina, bakit niya sinabi yun? Dahil may mga bagay sa buhay niya na hindi niya kaya. May weak point siya na hindi niya kaya. Bawat isa sa atin. When I am weak, then I am strong. Kaya sa salita ng Diyos, mga kapatid, kailangan natin ng kalakasan na gumula po sa Panginoon. Hindi po yung kalakasan na gumula sa pastor. Yung kalakasan na gumula po sa Panginoon, mga kapatid. At ang kalakasan po na gumula sa Panginoon ay pagkakaroon niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Pagkakataon lang. Pagkakataon lang. Titimbo ang isang Kristiyano, mga kapatid, pag nakita niya sa transatay panin. Titimbo. Mayroon na pupunta na ng malakas sa atin. At kahit tayo malakas, hindi sa sapat ang ating lakas. Kailangan natin ang lakas na nagumula sa Panginoon. Napakaluan na punin. Magpakalang sa'yo sa Panginoon, mga kapatid. Bawat isang malina. Dahil na maging libera, hindi mong isipin. Isipin mo lang sana ang sarili mo, pero hindi lang ang sarili mong isipin mo. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, kaya po ang sabi niyan sa kanyang salita, magpakalakas ka sa kalakasang nagbumula sa Panginoon kapag ang lalaki ay malakas at nasasangkatahan at nagbabantay. Dami nating duties and obligations. Mahinang na tayo. Hindi pa tayo nag-i-equip. Hindi pa tayo nagbabantay. Napapabaya pa tayo. Pabayad, mga kapatid, ito, mamamatay ang ating bukal. Dami po nilihandang verse niyan. Kami ko sa chapter 24, verse 15 up to 20, sabi ko, ako'y dumaan sa isang taong sa buting ng isang taong tamad at salat sa unawa. Masahin nga po natin yan. Ito yung mga taong hindi handa. Pero po, hindi na handa. Mahina na, hindi na nasasangatahan, tapos nagpapabaya pa. Hindi ko sinasabi ako'y malakas. Sa pakahina po mga tatay. Sabi ko nga, Panginoon, pupunta po kami sa Agayan. May maitutulong baga kami doon? Kagasos kami ng malaki. May maitutulong baga kami doon? Alam po, mga kapatid, kami natulungan niyo sa pagdating namin dito. Yung pagdating namin dito, nakita namin ang inyong kilit sa inyong pungkalan mo. Napakatulong na malaki ito sa amin. Kaya kung sa salita ng Diyos, Kawikaan sa chapter 24, kasi ayaw ko mga kapatid, ang pagpunta natin dito, wala pa lang kami na itulong kahit papaano. Ang may tutulong lang natin mga kapatid dyan, salita po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kawikaan sa chapter 24, basahin po natin, mag-umpisa tayo 30, sorry po, hanggang 5 verses. Ako ay nagdaan sa tabi ng butid ng taong tamad at sa tabi ng ubasan ng taong sarat sa unawa. Di natin nalalaman kung kailan aatake si Satanas. Yung pagkakataon, hinahanapan lang tayo ng pagkakataon, mga kapatid. Hindi natin alam yan. Ang taong sarat sa unawa, mga kapatid, ganito ang mangyayari sa atin. Sabi niya sa kanyang salita, narito, tinungo ang lahat ng tinik sa ibabaw ni Aon at natakpan ng dawag. Ang bakod na bato ay nabagsak. Kahit mga kapatid, ano tayo 45 pa. Pero ganito ang ating kalagayan. Sabi niya, kahit tayo matagal na marunong, matagal na tayo, giver tayo, preacher tayo, pastor tayo, worker tayo, mga kapatid. Pag ganito ang nangyari po sa akin,
sa akin ang salita ng Diyos. At narito tinubo ang lahat ng mga tinik sa ibabaw ni Aon at natakpan ng mga dawag at ang bakod na bato ay nabagsak. Ako ngay tumingin at ako'y aking hinulay na mabuti. Aking nakita at tumanggap ako ng turo. Kaunti pang tulog, kaunti pang ibit, kaunti pang paghalukit-kit ng mga kamay upang matulog. Gayun darating ang iyong karalitaan na parang magnanakaw, ang iyong kasalatan na parang nasasangkatahan, tao patay. Amang patay. Kailangan natin magpakalakas tayo. Ikaw mapasahin, basahin na lang natin sa ating kong bahay. Sa verse 12 hanggang 19, yung buong kadalaman ng Diyos. Sa nasasangkatahan, lubos. Bawat isa sa atin may sangkata. Pero kung hindi lubos, mga kapatid, mamamatay pa rin tayo. Kahit tayo kung may sangkata, hindi naman tayo mabantay. Doon sa lingkuran po natin, bigla tayong atakin ni Satanas. Ganyan si Satanas. Ang tawag ay ambus. Ano sa kitang ambus? We are not aware. Hindi tayo handa. Kaya mo sa atin sa kitang Diyos, ang kasalanan ng pakasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako. Pagkakadaya, nakakita sa Satanas mga kapatid ng pagkakataon. And then, mga kapatid, pagkadaya tayo, papatayin ko. Yan. Basahin ko lang ito sa talata sa Biblia. Sa aklat po, mga kapatid, ng 2 Corinthians chapter 10, verse 12. Sabi ng salita ng Diyos, o 1 Corinthians, rather, 1 Corinthians sa chapter 10, sa verse 12. Ganito po ang ating mababasa sa salita po ng ating Panginoon. Sabi niya, kaya ang may akala na siya'y nakatayo, mag-ingat baka, mag-umal. Ano po, nakakita kasi si Satanas ng pagkakataon. Wala pong panahon ng kapatid na tayo maligtas. Maliban na tayo po, mga kapatid, ay nagpapalakas. Maliban po tayo po ay nag-i-equip. Maliban tayo po ay nabantay. Kagaya po ng nag-aantay sa Panginoon, mga kapatid. Sabi doon, kung siya'y dumating sa umaga, kung siya'y dumating sa tanghali, kung siya'y dumating sa hapon, kung siya'y dumating sa gabi, ay mapagbuksan natin siya. Kailangan natin, mga kapatid, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng paawan sa pamamagitan ng patuloy po natin pagpapalakas. Sa pamamagitan po, mga kapatid, na patuloy po natin pag-equip ng kagayahan ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbabantay. Amay na rin natin, huwag natin magtayang ito. Bantayin natin lang yung sarili dahil kaluluwa natin ito. Huwag din natin iaasa sa iba na bantayan tayo ng iba. Huwag natin iaasa na tayo bantayan ng iba dahil kaluluwa natin yan. Work out our own. Last verse po ito. Bawang isa sa atin, hinahanap ang tayo ng pagkakataon ng mga kaaway ng ating kaluluwa. Mga kapatid. Pag nakakita siya, dadayari tayo pagkatapos, papatayin niya tayo. Wala po mga kapatid ligtas sa atin. Ang ating kong pinakasolusyon, magpakalakas tayo. Huwag natin bigyan ng pagkakataon sa Satanas. Pangalawa, magsandata tayo ng buong kagayahan ng Diyos. Pangtatlo, magbantay talaga tayo. Magbantay tayo. Kailangan natin bantayan ang ating kong kaluluwa. Huwag ang iba ang ating kong asahan at naluluwa nito para sa atin. Kasahin natin, Filipos chapter 2 sa verse 12 hanggang 15. Kasalita ng Panginoon, Filipos chapter 2, pag tayo po ay natatablan ng mga masasakit na salita, hindi pa malakas ang ating po, mga kalooban at ang dami. Pag ang ating physical, hindi po natin kaya i-persevere, iisin yung mga hirap na ating po nararanasan, hindi pa tayo vertical, hindi pa tayo matang. Dahil mas may patitindi pang nag-aantay po sa ating lahat. Basahin natin, Filipos sa chapter 2, kaya yung mga tao masyado po aware, masyado po ang yayabang. Sila po, mga kapatid, yung mga tao na humulat. Sila po, yung mga tao, nakikita po ni Satanas ang pagkakataon. Sila po, mga kapatid, yung dadayanin at papatayin.
Kailangan natin mapag-alabas dahil ang mahina magsisika po siya ng lakas. Sa mga wala sa data, ang Pilipinas kahit second hand. Amen. Kahit second hand po, mga kapatid na mga warship, bumibili sila eh. Bumibili ang ating po gobyerno para tayo ay makakapdepensa. And then, mga kapatid, magbantay talaga tayo. Kinakabtang ang ating pong teritoryo ng mga Chinese. Pero, mga kapatid, kami tayo po ay mayroong sandata, hindi tayo makakalaban sa masalas. Okay, bago po ito, basahin po na yung binasa ko kanina. Pag-isa lang po natin, hindi po kaabot ng 30 minutes. Nasalita po ng Panginoon, ganito yung mababasa natin. Sa verse 2, book 11, 21, and 22, pagka ang lalaking malakas na sa sandatang lumos, nagbabantay sa kanyang sarili looban ang kanyang pag-aari ay wala sa pangalit. Ang pinakamalaki nating pag-aari, buhay. Yan po mga kapatid. Ang pinakamahalaga nating pag-aari, yung buhay ng ating kaluluwa. Sabi na sa Ekanan Nurs, pag tayo'y nagpapalakas na, pag tayo'y nasasalatahan, pag tayo'y nagbabantay, yung ating pag-aari ay wala sa pangalit. Pero ito ang danger. Sa verse 22, sabi niya sa kanyang salita, datapot kung siya'y tagnan ng ibang lalong mas malakas kaysa sa kanyang. Ito na, alakas natin. Nasa sandatahan tayo, napabantay tayo. Pero yung dumating mas malakas kaysa sa atin. Ano pa rin tayo? Kaya ang ating hope, ang ating pag-asa ay ang Diyos. Sabi na salita ng Diyos. At ang lahat ng kanyang pag-aaring kanyang inaasahan ay abuhan natin, mga kapatid. Paano po natin ito sisikyo? Hindi po ako wala ko open time. Yung mga leader po natin na tumatayo dito, hindi po sila din mga kapatid makapagbibigay ng sapat na kalakasan. Hindi tayo mag-i-equip. Hindi po tayo kanyang bantayan. Bantayan natin natin sa ating kaluluwa at magbabantay po tayo sa Panginoon. Gawin po natin natin ito. Philippians chapter 2, verse 12 hanggang 15. Ganito yung ating magbabasa. Philippians chapter 2, verse 12 hanggang 15. Salamat po sa ating pakikipagtiis. Hindi po niyo ito ginawa sa amin. Una, hindi rin natin ito ginawa sa Diyos. Ginawa natin ito sa ating tigilisan. Kaya, dahil tayo po ang mag-aani ng lahat ng ating tiginatay. Masali natin kung saan ka. Sabi ko, salamat po kung saan makasama ko. Kala ko, iisa lang kung ba. Hirap pa kami makarating dahil wala kong sasakyan. Sabi ko, paano kami makakarating doon? Sabi ko, kung wala talaga, pagbabiyahin na lang kami, baka kami ng Taiwanese na rin. Pero salamat po sa Panginoon, mga kapatid, ang Diyos ay patuloy po gumagawa sa akin. Dahil gusto po ng Panginoon, mag-benefits pa rin kami mga kapatid, pinigisang tayo. Kung patuloy po natin ito, gagawin. Philippians chapter 2, sa verse 12-15, ang sabi niya sa likha ng Diyos, sa kanyang salita, kaya nga mga minamahal, kung paano ang inyong laging pagsunod. Lagi po pa tayo sa pagsunod. Hindi po. Pagkakataon na kayo sa tagas yan. Pagkakataon na agad yan. Ayaw mo lang kung sikyo. Walang talagang ligtas kapag ang tao nagpapabala. Sabi niya, ang inyong laging pagsunod. Kaya mga tao, pag-urong-sunod. Mga pakalwa, pakanang, patras. Hindi po mga kapatisig yan. Kasalita ng Panginoon, napakaliwanag mga kapatid. Kaya yung aral na ating pong narinig, pinipili lang natin ang ating susunod. Pinipili lang po natin ang ating i-a-apply. Pag hindi po ito kukontra sa salamat sa ating mga gusto, i-a-apply natin. Kaya pag sumasalamat sa ating prinsipyo, ating itinatakwin, hindi tayo din na sa akaway. Dadayain niya tayo. At pagpatid na ang ating pagkadaya, papatayin niya tayo, hindi na tayo makakabalik sa Panginoon. Kaya sa salita ng Diyos, sabi ko dito sa verse 12, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. Pagsatay na dito, may mga natili ko pang buhay. Wala po. Wala. Okay ako. Ang ating laging pagsunod. Kahit kung may kahirapan, physical. Please excuse me, wala akong masahin. Please excuse me, wala akong kailangan ng ganito ng pamilya ko. Please excuse me. Mga kapatid, hindi tayo ligtas. Kaya ang laging pagsunod, sabi niya, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, lubusin. Yan, ligtas tayo.
kung lulubusin natin ang gawain ng ating sarili pag tayo matigas. Iwan po tayo tayo dito na. Salamat po, Panginoon. Nagpapasalamat po kami na tukuyo. Salamat po sa mga kapatid namin ito. Napakaliwanag ng iyong mga salita. Gusto po namin maligtas kaya nagsisika po ang bawat isa sa atin. Nagawin namin ito dahil wala naman po kami pakinabang sa laman. Kung pakinabang lang sa laman ang dahilan kung bakit namin ito ginagawa, hindi na po namin ito gagawin, Panginoon. Dahil ang hirap po ng maranasan ng bawat isa sa atin, Panginoon, ay hindi kayang tumbasan ng material na dahil kung ipagkalusa ako inansalin ko tayo. Pero ang inamangat ng bawat isa sa atin, yung nag-iisang buhay ng aming kaliwa. Panginoon, salamat po. Dahil kahit papaano, nabigyan mo po kami ng wake-up call, binigyan mo po kami ng mga precautionary measure para huwag po kami Panginoong mamatay. Dahil marami po nag-aakala na talagang ligtas na sila. Nag-aakala hindi sila nag-iisahan, hindi sila nadadaya, at hindi sila kayang patay ng kaaway. Panginoon, sa araw po nakita po namin, wala pong safe sa amin. Wala pong ligtas sa amin, malibang kami talaga ay lumakas. Malibang kami masandatahan ang buhiyong kagayakan. Malibang na kami ay magbantay. Malibang kami ay laging sumusunod na palagi. Hindi po sumusunod pagbay pagpapala lang. Hindi sumusunod pagkailangan lang ang Diyos. Pagkailangan ang tulong mo, Panginoon, kundi yung aming laging pagsunod. At ang dapat namin lubusin, hindi yung para sa aming katawan, kundi yung para sa aming tigilisang kaluluwa. Panginoon, hindi pa kami ganito, napakalayo pa po namin. Ang dami pa namin assignment sa ating mong mga sarili. Salamat, ipinaliwanan mo sa amin, ipinaunawa mo sa amin, Panginoon. Hindi po kami ligtas, Panginoon, kung hindi namin gagawin ito. Dahil sa Satanas, nakakakita siya ng napakaraming pagkakataon. Pero salamat, Panginoon, hindi mo patuloy kami ipinagkakaloob kay Satanas upang patuloy kami madaya, bagamat isan, nadadaya na po kami. At pag kami nadaya, hindi mo po pinakaitulutan kami ay tuluyang maliwanay sa iyo na kami ay tuluyang maligaw, Panginoon, ng aming kumalanggas. Kundi gumagawa pa rin kayo ng paraan para po kami po ay makabalik. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy, O Diyos, makagawa kami ng paraan upang kami po ay makapagpalakas. Sabi ko nga po, Panginoon, sa pamamagitan ni Apostol Pedro, na ang aming kaaway ay gumagala at humahanap ng pagkakataon upang kami sinain. Ang aming kansa ng aming pananalo at pagwagi ay aming po, Panginoon, pagdepende sa iyo. Ang aming po pag-equip ng sandata na nagmumula sa iyo, sapagkat aming pakipagbaka ay hindi sa laman na sa dugo, kundi ito ay may kapangyarihan po, Panginoon, na bumiba ng mga palinghaka upang kami ikapyo, upang kami ay bihagin sa pagtalima po sa aming Panginoon sa Kristo. Lord, maraming maraming pong salamat. Panginoon, sa aral na aming po napakinggan, hanggang bukas, Panginoon, tulungan niyo po kami, gabayan at patubayan. Ngayon po namin nakita ang aming po mga obligation. Dito rin po namin nakita yung aming po mga negligence, Panginoon. Yung po pag-a-assume namin, pag-aakala namin sa aming sarili. Panginoon, salamat po. At patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming pong pagkakalat at maling akalat na yun, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ang iyong aral ang patuloy na mag-sort ng aming pong mga talad. Marami pong salamat. Salamat po sa mga kapat kong nandito unang-una sa pamilya po ni Pastor Alex. Ang kanya pong sambahayan sa patuloy na nagsisikap na magpagalit sa iyo, Panginoon, para sa mga kaluluwa ng aming pong mga kapatid. Para po sa kaluluwa ng kanilang sarili at sa kaluluwa po ng kanilang mga kapatiran po namin. Maraming po salamat sa mga kapatid ko na mga manggagawa, Panginoon, na nagsisikap kahit mahirap, kahit wala pong sweldo dito, kahit marami pong sakripisyo dito, Panginoon. Ang aming kong ipinagpapasalamat ay ang conviction. Ang aming pinagpapasalamat ay yung pagpuso sa amin, yung eagerness, yung init, yung desire, Panginoon, ng aming kaliwa na kami po ay makasumbong ng aming ikalalakas para kung kami ay lumakas, pwede po kami makalaban. At kung ang kaaway ay napaka fully equipped
kailangan din po namin ng buong kagayahan ng Panginoon. Kung ang diablo, Panginoon, ay 24-7, kung hindi rin namin ito gagawin, hindi na po kami safe, Panginoon. Lord, salamat po. Kayo po ang humawak. Kayo po ang magbantay. Kayo po ang sumagat sa bawat isa sa amin. Ang aming po kapuluan, Panginoon, ay kayo. Ang aming tanging pag-asa ay kayo, Panginoon, na nagbibigay ng saganang kalakasan sa malina. Kami mga armless, kami po wala mga sandata, ay binibigyan mo ng mga sandata ang hayag kumibak ng mga puta ng kaaway, Panginoon. Kami hindi kayang magbantay ng 24 hours a day. Kayo po ay hindi nakikitin at natutulog man to assure na kayo po ay safe and sound ng kaaway ay hindi po kami madadaya at hindi po kami mapapatay. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong mga prayer, concern, petition, Panginoon, na aming pong itinutulog sa iyo na hindi namin mabanggit at ma-utter ng aming pong mga labi. Pero ngayon ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. At sa iyo namin ipinagkakatiwala dahil kayo ay higit sa lahat. Kayo po ang makakagawa na hindi namin kayang gawin. Kayo po ang makapagbibigay, Panginoon, ng sa amin ang sapat na kalakasan, pagpuprotekta at pag-iingat sa amin pong tigisang kaliwa. Lord, ang sabi mo sa iyong salita, ang tupa mo na sumusunod sa iyo ay iingatan mo, Panginoon, at hindi siya aagawin ng sino man sa iyong kamay. Maraming pong salamat. Tulungan niyo kami, magpalakas kami, magsanda na kami, magbantay kami, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. O kung dumating man ang aming piskal na kamatayan, ay huwag po kami masyempresa sa mga atake ng kaaway. Panginoon, maraming pong salamat. Ang mga kapatid ko mula po dito sa San Jose, pagpalaan niyo po at paspasan, di ko ba isa-isa ang kanilang mga pangalan. Hindi ko rin po may isa-isa ang bawat pamilya, Panginoon. Sa mga kapatid namin mula po sa Ingrong, marami pong salamat, Panginoon. Diyan po, Panginoon, sa Awanlan, kayo po ang kumilos diyan po sa Batagan, diyan po sa Spring, diyan po sa Mabini, kay Ati Glo. Maging, Panginoon, dito po sa mga kapatid namin sa Tagutungan. Maging sa mga kapatid po namin, taga-Tanlang, Panginoon, at taga-Katubay, maraming pong salamat, Panginoon. Kayo po yung aming Diyos na inaasahan namin na kayo po ang magsisecure sa amin, Panginoon. Ang sabi po sa iyong salita, mas malakas kayo kaysa sa kaaway. Kaya kung kami ay nakadepende sa iyo, kung kami ay nakakalong sa iyo, Panginoon, ang aming pag-aari, ang aming pong espiritual na buhay, Panginoon, ay wala po sa panganib. Maraming salamat. Dumalakas ang aming loob, Panginoon, dahil sa iyong mga salita, dahil sa conviction, sa leading, sa empowerment, sa intervention ng Espiritu Santo. Maraming pong salamat. I-bless mo po ang bawat isa sa aming Panginoon. Sa aming pong pasamantalang pag-uwi, Panginoon, at hanggang bukas, Panginoon, ay magkikita-kita kami upang muli po, Panginoon, ay ma-i-bless po ang aming mga kaluluwa ng mga salita po, Panginoon, na makapagbibigay sa amin ng sapat na karunungan kaalaman ng awareness sa mga ginagawa ni Satanas upang kami po ay maging ligtas at secure, Panginoon. Maraming pong salamat. Lord, hindi, Panginoon, ang mga kasamang po mula po sa Bicol, Panginoon, salamat po sa kanilang pong pagsisikap at pagpipilit, Panginoon, para po, Panginoon, sa tigitisa po namin kaluluwa. Itinataas din namin ang aming pong mundo ngayon na itong nangyayari mga physical disturbances, Panginoon. Nawa po ito'y maging wake-up call, maging pangpukaw sa atin, mga panggising sa atin upang patuloy kami, Panginoon, na lumapit po sa iyo sapagkat kailangan, Panginoon, ang marapat pong lapitan upang huwag po masayang ang buhay na pinagkakalubo po sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa iyo po aming pagpukuli. Salamat po sa mga kapatid po namin at effort po sila para po sa mga pagkain na aming pong kinakain dito. Hindi ko mabanggit at hindi ko lubos na alam kung sino-sino at magkano ang kanilang ginastos, Panginoon. Ay po ang magbalik dito sa kanila, siksik, ligligan, umaapaw. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang aming pagpuri, pagpapasalam at pangalan ng Jesus, ay Panginoon tayo po lahat. Sabi po natin.